Please open your Bible sa atin pong pagpapatuloy ng exposition in the book of James. Tayo po ay nasa James chapter 3. James chapter 3. At hayaan niyo pong basahin ko ang from verses 1 up to verse 12, but ang focus ng ating pag-aaral would be verse 5 and 12. It says, "Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. For we stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships. Also, though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder, wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is restless evil, full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing, my brothers, these things ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or grape vine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water." Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Let's pray. Aming dakilang Diyos, kinakailangan namin muli ng inyong gabay, ng inyong tulong, ng inyong kalakasan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng talino sa aming pag-aaral ng inyong salita at ilayo niyo po kami sa anumang kamalian, kundi ituro niyo sa amin ang tama. Ituro niyo po sa amin ang katotohanan. Tulungan niyo po ang magdadala ng inyong mga salita at gabayan siya, Panginoon, sa mga kanyang babanggitin. Ganun din ang mga nakikinig. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan, ng atensyon, ng pangunawa sa mga bagay na kanilang mapapakinggan. Sa lahat ng ito, Panginoon, ang hangad namin ay ikaw ay maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me begin by quoting a poem that goes like this. Sabi sa poem na ito, "You have a little prisoner. He is a nimble, sharp, and clever. He is sure to get away from you unless you watch him ever. And when he once gets out, he makes more trouble in an hour than you can stop in many a day at work with all your power. Quick, fasten tight the ivory gates and chain him while he is young, for this same dangerous prisoner is just your little tongue." Merong mabangis, merong mapanganib na preso sa iyong katawan. Siya ay nagtatago sa likod ng iyong mga ngipin. At ito ay walang iba kundi ang iyong dila.
Tayo ay nasa portion sa sulat ni James kung saan kanyang tinalakay ang patungkol sa paggamit ng ating dila. Bakit napaka-importante na makontrol natin? Bakit napaka-importante na makontrol natin ang ating dila? Tulad ng panawagan ng poem na aking nabanggit, quick, fasten tight and chain him while he is young. Why is it important to tame our tongue? Nakita natin last time ang ilang mga reasons. First, because we must tame our tongue because of its strict judgment. Merong mabigat na paghahatol, lalo na sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil ang kanilang role demands a lot of talking. And so, James is saying, huwag kayong basta-basta pumasok sa role ng teaching nang walang kaseryosohan, nang walang seriousness involved. Now, hindi dito dinidiscourage ni James, tulad ng nakita natin, hindi dito dinidiscourage ni James na ang mga believers to exercise their gifts of teaching. But nire-remind niya ang mga readers to don't foolishly rush to the role of teaching and preaching dahil meron itong malaking pananagutan sa Panginoon. Dahil sa role na ito, madalas natin nagagamit ang ating dila na nagdudulot, it's either sa good or worse. But also, sinabi ni James, kailangan natin kontrolin ang ating dila dahil of its susceptibility to sin. Meaning, madaling mahulog tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng ating dila. Ang ating dila ay handa sa paggawa ng kasalanan. Tulad ng sinabi ni James, we stumble in many ways. At ang handang manguna sa kasalanan ay ang ating mga dila. And also, we saw yung its strength to control. May kakayanang itong mag-control yung ating dila sa at ng ating pagkatao. And it can do great things. Kaya ito, kaya nitong wasakin ang isang bansa, kaya nitong sirain ang pagkakaisa ng iglesia, kaya nitong wasakin ang any human relationships. That's how powerful our tongue is. And so it must be controlled. So now, in our passage today, ay atin lang pagpapatuloy, muli, titignan natin ang mga reasons why we must tame our tongue. Because of its severe destruction, secondly, because of its savage nature, and lastly, because of its swindling activity. So first of all, because of its severe destruction, nagdudulot ng matinding pagkawasak ang ating mga dila. Verse 5b and 6, sabi doon, how great a forest is set ablaze by such a small fire. The tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. So if you notice, yung verse 5 ay nagsimula sa salitang how great, or if you are using the other translation, behold. Ito ay nag-i-issue ng command si James na tignan nyo tignan nyo mabuti ang kanyang sasabihin. Upang huwag nating ma-miss ang punto dito ni James patungkol sa matinding pinsala na maaaring dulot ng ating mga pananalita. So he said, tignan nyo, itanim nyo sa inyong isip. Tignan nyo how great a forest is set ablaze by such a small fire, and the tongue is a fire. Dito ay hinalintulad ni James ang ating dila sa isang apoy. Ang apoy ay mapaminsala at malinaw na ipapaliwanag sa atin dyan ni James by using an
illustration. So katulad ng isang maliit na apoy sa gubat. No, if you have experienced yung mga wildfire na tinatawag, ang apoy ay katulad ng isang maliit na apoy sa gubat, kahit isang mitsa lamang, kaya nitong mabilis kumalat at sunugin ang gubat, kaya nitong sunugin ang buong city, even ang buong street. Alam niyo po, noong kami ay nakatira sa Quezon City, kami ay nasunugan ng bahay. Halos ang buong street namin nasunog dahil halos magkakadikit ang mga bahay doon. Pagkatapos ng sunog, talagang walang natira sa aming gamit, sa gamit ng aming mga kapitbahay dahil sobrang bilis ng pangyayari. At alam nyo kung ano ang naging cause ng malaking pinsala na yon ayon sa nag-imbestiga? Yung maliit na kandila. Hindi lang yung malaking kandila, but kandila na halos malapit ng mamatay. Maliit na kandila na iiwang nakasindi, and it burns the whole street. The entire street. A small fire can ablaze the forest. Diba? Yan ang isang katotohanan na hindi natin maitatanggi na kayang gawin ng maliit na apoy. Fire is destructive. At sinabi ni James, ganyan ang dila ng mga masasama. Ganyan ang kanyang kayang gawin ng masamang pananalita. Ganito rin hinahalin tulad ng OT passages ang masamang dila. Halimbawa, sa Psalm 120 verse 3 to 4, it says there, "What shall be given to you and what more shall be done to you, you deceitful tongue? A warrior's sharp arrows with glowing coals of the broom tree." So ang mapanlinlang na dila ay parang umaapoy na araw. Everything na tamaan ito ay masusunog at masisira. In Proverbs 16:27, "A worthless man plots evil and his speech is like a scorching fire." So ang dila na ang lumalabas ay kasamaan ay parang nagliliyab na apoy. Everything it touches is set on fire and eventually will be destroyed. Ang evil speech, ang ungodly speech can spread like a wildfire. And kung hindi makontrol ay magdudulot ng malaking pinsala. It can destroy churches. It can destroy relationships. It can destroy families, even nations. It can create violence, divisions, lalo na yung chismisan. Alam nyo, the Bible links yung gossip and fire. Ang example niyan, Proverbs 16, Proverbs 26, kung saan yung chismis ay nililink sa apoy. Ang gossip, mabilis kumalat, parang apoy. At kung di mapigilan, di ba, parang yung biruan sa kalye, di ba? Yung mga marites daw, mas mabilis pa yun sa, ano, sa balita. So, ang evil speech, di ba? At kung di mapigilan, it will lead to vast destruction. So, ang evil speech can make someone be depressed and crushed. Katulad ng sinabi ni Job, dahil sa, you remember kung anong sinasabi ng mga kaibigan niya sa kanya? He said sa Job 19, "How long will you torment me and break me in pieces with your words?" Yan ang kayang gawin ng dila. It can crush the spirit. It can make people depressed. It produces great and severe destruction. But then, nagbigay pa si James, na I believe, napakabigat na statements of or description of tongue. Pagpapakita kung gaano ka-destructive ang dila. It says in verse 6, una,
It is a world of unrighteousness. It stains the whole body. It sets on fire the entire course of life. It's set on fire by hell. So let us look at this one by one. So first, it is a world, a cosmos of unrighteousness. Sa NASB, ang sabi niya, the very world of iniquity. This is an unusual phrase from James. At anong ibig sabihin nito? Hindi ito, again, obviously, hindi ito tumutukoy sa physical sense na paggamit ng salitang world. Ang ating dila ay hindi ang earth. Kasi pwede yun ang meaning, pero obviously hindi yun, no? But it refers to another sense ng pagkagamit ng salitang world, which means evil system. Evil system. So it means that our tongue is an evil system that part of our body. A vast system of iniquity. Sabi nga ni John Calvin, this slender portion of flesh, yung maliit na portion ng flesh, contains the whole world of iniquity. Maliit na bahagi ng ating katawan, parte siya ng ating katawan, nababalot siya ng kasamaan at naglalabas siya ng maraming kasamaan. Halos lahat ng kasamaan lalabas sa bibig. Ganun din describe, kumbaga, yung lahat ng wickedness sa mundo, matatagpuan mo sa dila. Although ang dila ay not necessarily mas masama kesa sa ibang parte ng ating katawan, but ang ating speech using our tongue in bold, gumagawa siya almost every form of wickedness. Name it. Pagsisinungaling, matatagpuan sa dila. Ang galit, hindi mo pa nga nasasaktan yung tao, pero sa isip mo, nagsasalita ka na ng masakit sa tao. Minumura mo na siya sa iyong isip. Hindi nga lang malakas, pero sa isip mo, damdamin mo, nagsasalita ka na ng masasakit sa kanya. Yung pagnanakaw, involved ba dyan ang dila? Yes. Bago ka magnakaw, plinano mo na sa iyong salita kung ano, kung paano ka magnanakaw. Or, alam mo na yung excuse na sasabihin mo kung sakaling magnakaw ka. Name every form of wickedness and you can find it sa tongue. It tells lies, it ignites hate, it awakens sinful lust, it gives rise to numerous sins, and as a result, nagdudulot siya ng much trouble. Vast destruction, physically, mentally, emotionally, spiritually. Tongue is a small part of our body, but it can cause largest trouble dahil involved siya palagi sa every form of wickedness. But also, dinescribe ni James ang ating dila as staining the whole body. Yung salitang stain, it means to pollute, to corrupt, or to contaminate. And the word body, hindi ito tumutukoy sa physical na katawan, but it refers to the whole person. And so, ang sinasabi ni James, dinudungisan niya ang buong pagkatao ng isang person. Ang masamang paggamit ng dila, kinokorrupt ang iyong buong pagkatao. James actually echoes yung turo ng ating, ng kanyang half-brother in flesh, ang ating Panginoong Jesus, when he said in Matthew 15:17, kung titignan nyo doon, Matthew 15:17, it says there, do you not see that whatever goes in the mouth passes into the stomach and is expelled
But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, and everything. So, hindi kung ano ang kung pinapasok natin sa ating katawan, sinabi ni Jesus, ang dumudungis ng ating pagkatao, kundi ano ang lumalabas sa ating bibig coming from the evil heart. Ang evil tongue results in an evil person. Kung masama ang lumalabas sa iyong bibig, yun ang magiging pagkatao mo. Filthy tongue can make your whole person morally corrupt. Evil speech has the power to defile your whole moral character. And so, yung dila, parte siya ng katawan, nababalot ng halos lahat ng kasamaan, dinudungisan ang ating buong pagkatao, and James adds, these descriptions are expanding. He said, setting on fire the entire course of life. One commentary said, ito daw ay proverbial saying or kasabihan that originate in ancient Greece, at it is pointing to the general course of life. That is, fire consumes the entire course of man's life. So yung salita pong course of life, literally it means the wheel of birth or wheel of existence. In other words, ang ating masamang dila, hindi lang siya may kakayanang dungisan ang pagkatao mo, i-corrupt ang whole person mo, but also it can influence everything through the course of your life. Mas malawak ang kaya nito ma-impluensya, katulad ng nasusunog na isang bagay, di ba? Eventually, yung katabi niyang mga combustible materials ay masusunog din. It will affect everything it touches. So, ganyan din ang evil speech, ang maruming pananalita. Makaka-apekto ito sa mga tao sa buhay mo at sa magiging takbo ng iyong buhay. In fact, malalaman ng mga tao kung anong klaseng tao ka, anong klaseng pamumuhay meron ka, anong klaseng ugali meron ka, malalaman nila yan sa paggamit mo ng dila. Paggamit mo ng iyong pananalita, whether good or bad. What we say gives other a pretty good idea of who and what we really are. Ganon din pagdating sa positive side, di ba, ng paggamit ng ating dila. Kung ang patuloy na lumalabas sa bibig ng isang tao ay pagtulong sa iba, kind words, you are pretty sure na ganun din siya sa kanyang tahanan, sa ganun din siya sa kanyang sarili. Sa negative side naman, yung evil speech, ganun din. Katulad ng sinabi ni James, kung patuloy na kasamaan ang lumalabas sa bibig ng isang tao, ganun ang takbo ng kanyang buhay, and it will affect everything it touches. It will affect the people around you. Halimbawa, meron sa iyong nag-share ng hindi maganda sa ibang tao, chismis. Diba? Minsan, pag hindi ka maingat, eventually parang galit ka na rin sa taong kinakwento niya. O kaya naman, may nagsabi sa iyo ng mga malulungkot na bagay. Eventually, nalulungkot ka din. Minsan nga, hanggang sa pag-uwi mo ng bahay, iniisip mo yung sinabi niya. Kahit tapos na yung usapan mo, dala-dala mo pa din. Na-stress ka na din sa pinag-usapan nyo. Kahit kinabukasan, dala-dala mo sa trabaho. Yung kabigatan na yan. And here James is saying na yung evil speech, yung masamang lumalabas sa ating bibig, can affect the entire course of your life and the people touched by you.
Your evil speech can pollute and destroy people, community, your neighborhood, ang mga tao sa iglesia. But then, lastly, sinabi ni James, napakabigat, sabi niya, set on fire by hell. What does it mean? Yung salitang hell, here is, ang ginamit, Gehenna. Literally, set on fire by Gehenna. So in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, ginamit ito ni Jesus referring to eternal place of punishment, a place of eternal fire where worms don't die and fire cannot quench. But here, what does it mean here? Yung word na Gehenna, we know, isang lugar sa southwest of Jerusalem ito, kung saan, di ba, tinatapon ang lahat ng klaseng marumi. Yung mga waste, basura, patay na hayop, patay na kriminal. Doon tinatapon at sinusunog. So, walang tigil ang apoy doon. At etong madalas na ginagamit ni Jesus para i-describe sa mga tao anong klaseng lugar ang patutunguhan ng isang hindi believer. Isang lugar na puno ng karumihan dahil nandoon ang lahat ng taong makasalanan. At ito ay isang lugar na pasakit, isang lawa ng apoy kung saan doon paparusahan forever ang mga hindi sumasampalataya kay Jesus. And so, tulad ng sinabi ni Jesus, and also, tulad ng sinabi ni Jesus, ang impyerno ay lugar para kay Satan. At sa kanyang mga kampon, Matthew 25:41. So when we talk about hell, hindi natin makakaligtaan ang kasalanan at ang makasalanan being punished there at si Satan. And so ito yung ginamit ni James to say na yung masasamang pananalita nagmumula yan kay Satan. In other words, evil speech comes from the pit of hell. One writer said, the uncontrolled tongue or evil speech has direct pipeline to hell. Ito yung bibig mo, parang merong trosa dyan nakakonekta sa hell. Ang dila na meron ka ay instrument ni Satan ng kasalanan para ipollute ang iyong pagkatao at para madungisan the course of your life at yung mga taong nasa paligid mo. This is how devastating tongue can do. If you wonder, bakit ang masamang dila ay nagkukos ng madaming kaguluhan at pagkawasak, it is because it is set by fire. It is set by fire, set on fire by hell. Evil speech is fueled by hell, by Satan himself. Kaya nga mga kapatid, it must be controlled sa ating buhay. Dahil even ang ating bibig, kahit na tayo ay mananampalataya na, may nalalabi pa ding kasalanan sa atin sa pamamagitan ng ating mga dila. May pagkakataon pa din kung hindi natin makontrol ang ating pananalita, maging careless tayo sa ating pananalita, ay makapagbubuga tayo ng salita na maaaring mag-corrupt sa tao, makapagsira ng relasyon, pagkakaibigan at pagkakaisa. Kung tatanungin ko po kayo, kasama ba ito sa pinapanalangin mo sa buhay that each day you say with the psalmist, O Lord, guard my mouth. O Lord, guard over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Do not let my heart incline to any evil.
to busy myself with wicked deeds. Dahil ang dila is ready to do wickedness. Do you ask God that kind of help to yourself? Ngayong alam mo na bilang believer ang panganib na dala ng ating pananalita? Do you pray? Panginoon, tulungan mo ako makontrol ang aking pananalita. Maging maingat at matalino sa paggamit ko ng aking dila. Because brethren, the reality is, we still have no glorified tongue. And it is prone to create destruction. And so we must control our tongue by the help of the Spirit, for we know how severe destruction it can bring. Bakit natin dapat i-control ang ating pananalita? Because of its severe destruction na kaya nitong i-produce. But secondly, because of its savage nature. Now, when I say savage, ito ay mabangis at hindi basta-basta makokontrol. And it cannot be easily controlled. It cannot be easily tamed. Verse 7 to 8, for every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is restless evil, full of deadly poison. So here James stated a general fact that we frequently observe. At ano yun? Na alam nating lahat. Ano mang klaseng hayop ay pwedeng matame, mapaamo ng tao. This word literally it means to subdue or restrain. And it is in the present tense, which means nagpapatuloy itong realidad. It is a fact that repeatedly nating ma-observe na ang tao ay merong dominion and control sa lahat ng uri ng hayop. Beast and bird, ang lion at oso. One time nga, may napanood ako, hindi ako makapaniwala. Yung hype to, yung hyena. No? Ang babangis nun eh. Pero nung napanood ko sa YouTube, merong isang tao nakikikain sa kanila. Nakokontrol niya yung mga hayop na yon. Wild beast can be tamed. Kayang mapasunod ng tao ang ibon. Ang mga reptiles, just like snakes, mga sea creature, just like dolphins. Pumunta kayo sa Ocean Park, makikita nyo how man can control dolphins, can control sea lions, and penguins and other creatures. They can be tamed by humans and have been tamed, perfect tense. Animals have been subdued and tamed and all through man's history. May parang sinabi nga ni Pastor kanina, napaisip ako, siguro kaya naging lumalayo, nagkaroon ng fear ang mga hayop, is it because they are tamed by Moses? Diba? Kung isipin natin, paano sila pinasok ni Moses isa-isa? Kung wild beast sila, no? Or pares-pares, I mean. Ah, Moses, no? Buti nakikinig kayo. Si Noah. Si Noah, no? So, paano yun inaano, diba? Parang, baka ba tamed talaga sila? And then after that, the flood, they are same thing na ginawa ng Panginoon sa kanila para lumayo sa mga tao. So, animals have been subdued, tamed, all through man's history. Nagawa noon hanggang sa ating panahon. But sinabi ni James, merong isa na hindi kayang itame.
Merong isa na hindi kayang isubdue ng tao. Someone said, the most untamable thing in the world has its den just behind the teeth. Ano ito? Ang ating dila. No human being can tame the tongue. Man subdues every kind of animal, but he cannot subdue his own tongue. Now, hindi sinabi ni James na walang sino ang makakapag-amo ng dila. Ang sabi ni James, walang tao ang makakontrol ng dila. Because we know God can control our tongue. Kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na ang dila mong punong-puno ng kasamaan ay magamit sa pagpupuri sa Diyos at sa mga matutuwid na pananalita. Only the work of God in our life, nang baguhin ng Diyos ang ating puso, binigyan niya din tayo ng kakayanan sa kanyang biyaya na matame natin ang ating mga dila. Pero kung sa sarili lang natin, kung wala ang Diyos sa ating buhay, truly, no human can tame the tongue. No one has the power to control his tongue. Even the believers, kung wala ang tulong ng Diyos. Kung matame man natin ang ating dila, it is not because of us. It is because of God working in our life. And here James gives us the further explanation kung bakit hindi kaya ng tao makontrol ang kanyang sariling dila. Bukod sa ang ating dila, ayaw niyang magpakontrol. Remember, yung napag-aralan natin last time, gusto niya siya yung magkontrol. But James says, the reason why na ang tao ay hindi kayang mapaamo niya ang kanyang dila, because it is restless evil. This word suggests na yung dila, para siyang, yung picture ay parang mabangis na hayop na handang laging manakmal. Kahit nahawakan mo siya o ikulong mo siya, gagawa siya ng paraan para labanan o i-restrain yung pagsubdue mo sa kanya. Eh, ganun ang dila. Hindi siya titigil, hindi magpapaawat, hindi siya magba-back out. It is like a wild animal, restlessly wanting to make an attack. At kung makawala siya, sabi ni James, ang laging binubuga niya ay deadly poison. Deadly poison. Psalm 140 verse 3. They make their tongue sharp as serpents, and under their lips is the venom of asp. So ang dila ay parang venomous cobra na nagbubuga ng nakamamatay na lason. In other words, it always carry death. Nakamamatay ang masamang pananalita. It will kill people. Naalala nyo si Haman, kung hindi pinigilan ng Diyos yung kanyang plano, many Jews will be killed. Dahil sa kanyang panlinlang sa pananalita sa hari. Inudyukan niya ang hari using his words na ipapatay si Mordecai at ang mga Hudyo. Ang ating Panginoong Jesus ay nahatulan ng kamatayan because of the evil and persistent words against him ng mga Hudyo. Kung ano-ano sinasabi nilang paninira kay Jesus. At sa mismong pag nung present na siya, inudyukan nila ang mga tao na ipako sa krus si Jesus. Sa ating panahon, I remember
what I read, merong nabalita, 13 years old, nagpakamatay dahil sa masasakit na pananalita na tanggap niya sa school. Binuli siya ng binuli. Hindi niya kinaya. He killed himself. And we can go on and go on about the power of tongue. It is deadly poison that can kill. It can cause physical death of someone. Ang ating dila ay maaaring pumatay. Hindi lang physical. It can kill reputation. It can kill love. It can kill joy. It can kill peace. At maaring marami pang iba ang kaya nitong sirain at patayin. You see how savage a tongue can be and the disaster it brings? Kaya't marapat na kontrolin mo ito sa tulong ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya at binago na ng Panginoon, ang panawagan sa atin, gamitin mo ang iyong dila, hindi para mangwasak. Hindi para magkalat ng kung ano-anong kamalian o kasinungalingan o kayabangan. Kaya nga, even the way we say words, di ba? Kailangan din nating maging maingat. Kasi, kahit totoo naman yung sinasabi mo or opinion mo, pero dahil sa tono ng iyong pananalita, pasigaw, pagalit, padabog, maaaring makakuha ng maling impresyon ng mga tao sa sinasabi mo. Ganyan ka tricky ang dila eh. Sa kabilang banda naman, no, malumanay nga yung pagkakasabi mo, pero dahil careless ka sa mga words na yung sinasabi, ang dami mong pinagsasabi o pinagtatatanong, may masama ding dulot iyon. Because remember, when words are many, sins are not lacking. That's why we need to be careful bago mo ilabas ang gusto mong sabihin. You might say, ganito pala katindi yung maaaring panganib ng dila. Gawin natin, huwag na tayo masyadong makipag-usap. No, that's not the solution. James is not advocating na huwag na tayo mag-usap para mapigilan ang danger ng tongue. Dahil tulad ng sinabi ko, the only solution is the work of God in our lives regarding sa ating tongue. So you ask the help of God na mag-grow ka sa self-control, pagyamanin mo ito sa iyong buhay by the help of the Spirit. Obey yung mga sinasabi ng salita ng Diyos pagdating sa kung paano natin gamitin ang ating dila. At napakadami po na nakasulat sa Bible how we use our tongue that will bring good to others and glory to God. And so the question is, sinusuri mo ba ang sinasabi ng salita ng Diyos regarding to the use of our tongue at ina-apply mo ba ito sa iyong buhay? O baka ikaw yung isang tao na nagsasabing walang perpekto sa paggamit ng dila, so okay lang kung mahulog ako paulit-ulit sa kasalanan sa dila. O baka ikaw yung isang tao, sinasabi mo na ito talaga ang personality ko. Talkative, madaldal, careless sa mga words. Kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, sa tulong ng Diyos, makakaya mong kontrolin ang iyong dila. Yes, not perfectly. But by the help of the Spirit, maaari mong ma-reverse ang binubuga ng
Masamang dila, imbis na lustful words, you can say wholesome words. Instead of hateful words, you can say encouraging words. Words of peace. Instead of gossip, you can say truthful words. Instead of foolish talk and crude jokes, mga joke na below the belt, instead of that, joyful words, or words of thanksgiving. Kung tunay mo talagang naintindihan ang panganib na dala ng ungodly speech, you would cry out to God and say, Panginoon, help me control my tongue. Help me control my tongue. Tulungan mo ako na ang aking dila ay maging instrument, hindi ng kasamaan, kundi katuwiran at pananalitang kalugod-lugod sa iyo. Dahil naunawaan mo how deadly your tongue is. Kung hindi mo ito makontrol. But lastly, bakit kinakailangan na control natin ang ating dila? Because, medyo stretch na stretch ko siguro yung words na ito, it's swindling activity. So pag sinabing swindling, pasensya, naghahanap ako ng isang S word . So pag sinabi pong swindling, ito ay madaya, pabago-bago, hindi siya consistent, mapanlin lang. Ganyan ang tendency ng ating dila. Sinabi sa verse 9 to 12, with it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth comes blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water. So, dito si James ay pinapakita sa atin ang gawain ng dila. Ito ay hypocrite, ito ay swindler. Nagsasabi siya ng magkaibang bagay. Sabi ni James, sa pamamagitan nito ay pinapasalamatan natin ng Panginoon. Pinupuri natin ang Panginoon. Sa pamamagitan ng ating dila ay inaawit natin ang kadakilaan ng Diyos with thanksgiving. We praise the Lord sa ating pananalita. We say, great is thy faithfulness. Crown him Lord of Lord. Sa kabilang banda, we use our tongue sa pag-curse ng tao. To curse means to wish evil to someone. This is duplicity in the tongue. There is duplicity in the tongue. One minute we use the tongue to bless the Lord, the next we use it to curse fellow men. Yung dila na nagpupuri sa Diyos, umaawit ng papuri sa Diyos, ay siya din kaparehong dila na ginagamit para sumpain ang mga tao, abusuhin sila, wasakin ang kanilang reputasyon, pagsalitaan sila ng hindi masama, in anger, in jealousy, envy, hatred, ang mga taong nilikha sa wangis ng Diyos, created in the image of God. Kahit na ang tao, at napag-aralan na natin ito, kahit na ang tao ay nahulog sa kasalanan, image pa din niya ng Diyos. But a marred image of God because of sin. Ngunit may dignidad pa din. Sila, dahil sila ay nilikha ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng ating dila ay sinusumpa natin sila. Niyuyurakan natin ang pagkatao nila. Paano ito nagagawa ng isang tao? Dahil ganto ang kayang gawin ng uncontrolled na dila.
Verse 10, from the same mouth come blessing and cursing. Isang araw, paglinggo, ang bibig natin punong-puno ng papasalamat sa Diyos. Pagdating ng Lunes, sinusumpa mo yung asawa mo. Pinagsasalitaan mo ng hindi maganda yung anak mo, kapitbahay mo, katrabaho mo. Di ba parang si Pedro? Isang araw, lumabas sa bibig ni Pedro ang pagkakilala ng niya ng kadakilaan ni Jesus. You are the Christ, the Son of the living God. Lord, whom shall I go? You have the words of eternal life. Panginoon, kahit mamatay ako, hindi kita tatalikuran. Sa sunod na mga araw, same tongue, kung saan lumabas ang pagkakilala ng kadakilaan ni Jesus, ay parehong dila na nag-deny kay Christ. That's what our tongue can do. And so James says, my brothers, believers, these things ought not to be so. That's a strong language. Sinasabi ni James sa mga believers, hindi dapat ganyan ang gawin ng iyong bibig. If you are a true believer, hindi dapat ganyan na one time ginagamit mo ang iyong dila sa pagpupuri sa Diyos at sa susunod naman ay ginagamit mo ang iyong dila sa kasamaan at sa pagyurak ng tao. Kung ikaw ay mananampalataya, hindi akma sa iyo yan, sinasabi ni James. It is not fitting or right for your tongue to exhibit such an untamed speech, uncontrolled speech. Hindi yan tugma sa iyo dahil ikaw na ay bagong nilalang kay Kristo Jesus. At kasama sa ginawang pagbabago sa iyo ng Diyos, ay pinagkalooban kanya ng kakayanan na makapagsalita ng mga bagay na kapuri-puri sa Diyos at sa ikabubuti ng iba. And as a believer who are changed by the grace of God, God expects you to be in that direction that you control your tongue. And it is impossible sa isang tunay na believer ang itolerate ang gawain na gamitin mo ang iyong bibig sa pagpupuri sa Diyos at the same time pagyurak, pag-curse sa mga tao. Or even vice versa. Gracious yung words mo sa tao at the same time yung pananalita mo sa harap ng Diyos ay pagyurak sa kanyang pangalan. It is impossible, sinasabi ni James, na itolerate ito ng isang believer sa kanyang buhay. Gaano ka impossible? James gave illustration as two sets of rhetorical question that expects a strong negative reply. Verse 11, does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Halimbawa, maaari bang yung fountain maglabas ng fresh water na maaaring mainom and salt water na hindi maaaring mainom? Obviously, we say impossible. Then James asks, again, can a fig tree, my brothers, bear olives or a grape vine produce figs? Diba kung sa atin pa, hindi maaari na yung puno ng santol magbunga ng buko. Impossible. Neither yung tubig alat, yung dagat, mag-produce ng fresh water na pwedeng mainom. What's the point ng mga questions na ito? Impossible sa isang tunay na believer, isang taong binago ng Diyos na ang buhay niya ay pagsasalita ng pagpupuri sa Diyos
At the same time, ang pattern ng kanyang buhay ay pagsasalita ng hindi maganda. You can't do both. Pagbanggit ng evil speech, cursing speech, or abusive speech. Yung dalawang ito, words of blessing and cursing or evil speech, ay hindi maaaring mag-exist pareho sa isang tunay na believer. I am not saying na ang isang tunay na believer ay hindi na mahuhulog sa kasalanan ng dila. We stumble in many ways. But what's the pattern ng iyong buhay? Ano ang pattern ng iyong buhay? Every Sunday, yung bibig mo, ginagamit mo sa pagpupuri sa Diyos. You are saying spiritual things. Then Monday to Sunday, saan mo ginagamit ang iyong bibig? Bullying the people made in the image of God. Abusing them, hurting them by your speech. Telling them lustful speech, crude joking. James saying, just as no tree would not produce two kinds of fruit, so just as fountain would not produce two kinds of water, so also a believer would not produce both words of blessing to God and cursing others. Kung ikaw ay tunay na believer, truly born again, makikita ito sa iyong pananalita. A pure heart will produce pure speech. But an evil heart will always produce an evil speech. And one of the marks ng tunay na believer ay kinokontrol niya ang kanyang pananalita. Ngunit kung ikaw ay nagsasabing mananampalataya, ngunit hindi mo kinokontrol ang iyong pananalita, kung ano-anong masasamang bagay ang lumalabas sa iyong bibig, pagmumura, pagsisinungaling, abusive words, cursing, evil speech, you cannot control your tongue, that's an indication na wala kang tunay na pananampalataya. That's a sign na yung kiniklaim mong relationship kay Christ ay isang huwad o peking pananampalataya. Because ungodly speech indicates unregenerate heart. Uncontrolled tongue indicates a godless heart. At wala kang magagawa sa iyong sarili na mabago ang iyong dila. Ang evil speech na lumalabas sa iyong bibig o yung sinasabi mo pa lang sa iyong isip. What you need is, kailangan mo munang mabago ang iyong evil heart. Jesus said, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kailangan muna mabago ang masama mong puso. At paano mangyari yon? You must be born again. You need to ask God na baguhin niya ang iyong puso upang magawa mo ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ng iyong dila. My friends, evil speech will lead you to sa destruction, to eternal punishment in hell. Unless ngayon na ay lumapit ka kay Jesus nang may pagsisisi sa nagawa mong kasalanan at pananampalataya, tangi lamang kay Jesus para sa iyong kaligtasan. You need Christ
what He has done on the cross. Para ikaw ay maligtas, para ikaw ay mabago, so that yung dila mo ay magamit sa kaluwalhatian ng Diyos. You might say with Isaiah, I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. But the good news is, God can purify your heart and purify your speech, so that by the grace of God, ang iyong dila ay maging instrument ng pagpapala at hindi ng pagkawasa. Gaano man kadumi ang iyong puso at dila, kaya itong linisin ng Panginoon at patawarin kung ikaw ay magtitiwala lamang para kay Jesus. For us, brethren, nakita mo ang matinding panganib ng masamang pananalita. It's strict judgment na dulot nito. It's susceptibility to sin. It's strength to control. It's severe destruction na dulot nito. It's savage nature and swindling activity. I hope these truths ay tumatak sa iyong isip upang maging careful ka sa mga pananalita na lalabas sa iyong bibig. I'm not saying na wala ng place ang humor sa ating pag-uusap. I'm not saying na wala ng place ang humor sa ating pag-uusap. But that kind of conversation should also be guarded. Dahil kung minsan, sa sobrang kasiyahan natin, hindi na natin namamalayan. Ang dami mo nang sinasabing kung ano-ano. Hindi na sumasa, kumbaga, hindi na sumasabay yung discernment mo. Meron pang nagsasalita, sige, bira ka ng bira kung gusto mong sabihin. Remember, when words are many, sins are not lacking. So that challenge for us, by the grace of God, control your tongue. Dahil ikaw na ay binago, bagong nilalang kay Kristo Jesus, God expects of you discipline, control sa paggamit ng iyong dila. Growth in godliness, even sa iyong speech. Ask the help of God to control your tongue. Not talking at all will not help. Dahil pwede na kahit hindi ka nagsasalita verbally, sa isip mo naman, ang dami mo nang sinasabi. You need the help of God to tame your tongue. At kung ikaw ay mag-fail, mahulog sa kasalanan sa pamamagitan ng iyong pananalita, confess it to God. That even in your speech, you don't give glory to God. Don't make excuses sa Panginoon. Don't say, hindi ko mapigilan ang bugso ng damdamin ko. Sasabihin ko yung gusto kong sabihin. Or, you might say, I always speak kung anong nasa isip ko. Wala akong pake kung sino masaktan. No, no, brethren. If you are a true believer, by God's grace, you can mortify the sins of your tongue. At kung yan ang nakikita mong problem sa iyong buhay, the Word of God demands you to change your speech habits. God expects you as a believer to even have a discipline happening in your life sa paggamit ng iyong pananalita. And you can always come to God in prayer, seek His help upang magkaroon ka ng pagkocontrol sa iyong pananalita. Because as one writer says, the ability to check and guide the tongue effectively only comes through the power of the Holy Spirit. Ask the Lord
Ask the Holy Spirit every day, Lord, tulungan mo akong maging careful the way I use my tongue today. May my tongue be full of thanksgiving, praise for you, and words of encouragement, joy, peace sa mga taong nasa paligid ko. Sa atin bilang church, sa ating fellowship, by the help of the Spirit, speak words of encouragement, speak words of joy and peace, speak words of thanksgiving, speak only gracious words, loving words, wholesome words, edifying words. At kung kinakailangan niya, dahil sa kanyang kasalanan, rebuking words. Mga salitang nagbibigay papuri sa Panginoon, speak the truth in love. Tulad na sinabi ni Pablo, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Tayo ay manalangin. O aming Panginoong Diyos, nakita namin ang tindi ng panganib na maaaring mangyari when we are using our tongue in a sinful manner, in an evil speech. Father, thank you sa kami na iyong mga tao ay maaaring ma-reverse ang pwedeng lumabas sa aming bibig. Imbes na cursing words, imbes na evil speech in angry, jealousy, envy, we can say words of thanksgiving, words of encouragement, words of reminder that will help others sa kanilang buhay. Father, we pray even every day of our lives that you would guard over our mouth, that you would help us be disciplined, be self-controlled sa paggamit ng aming pananalita. So that, Panginoon, ang aming church, kung makita ng mga makabisita ang mga unbeliever dito, ay masabi nila, Panginoon, that the words coming out of our mouths ay hindi katulad ng words ng sanlibutan, kundi tunay, Panginoon, mga salitang nagbibigay parangal sa inyo at papuri sa inyo. We ask Thy Spirit because we know hindi namin ito makakaya sa aming sarili. Salamat po, Panginoon, sa paalala tungkol sa paggamit ng aming mga dila. Sa pangalan ni Jesus. Amen.